So happy Monday po sa ating lahat. Alam ko excited kayo ngayon kasi ngayon yung announcement ng ating another set of 5 lucky winners. So para po sa mga bago sa ating YouTube channel, weekly po tayo namimigay ng ating Pajikash giveaway. And mamaya nga, i-flash ko sa screen yung another set of winners natin. So, 5 sila guys. Pero bago muna yun guys, para sa mga naghahanap na mauutangan online, which is pwede ka nga dito makahiram ng 1,000 pesos to 30,000 pesos. Dahil malapit na nga magpasukan, alam ko nangangailangan kayo ng pera. So, ngayon i-vlog natin guys, ito yung mga instant loan application na kung saan nga guys, is maaari mong ma-receive agad yung pera mo once na nag-apply ka ng loan dito. So, ito guys yung mga loan application na talagang nauutangan ko at need mo lang guys dito ng one valid ID. Ayan guys, sa mga gustong mag-apply, nandyan po yung link sa baba, sa comment section, and then sa description box. Pwede nyo yun guys i-click para mag-direct kayo sa kanilang application or sa kanilang website. At yan na nga guys, announce ko na ngayon yung 5 lucky winners natin. So ito po yung mga nanalo. So marami pa po yung hindi nakakapag-claim ng mga prizes nila. Paki-check yung ating mga ina-upload tuwing Monday kasi doon ko ina-attach yung mga pangalan nyo guys. So sa mga gustong sumali sa ating Pajikash giveaway, weekly po to guys, no? And bukod pa guys yung ating mga live, bukod pa dyan yung ating pa-milestone Gcash giveaway. Kaya mag-subscribe na kayo sa aking YouTube channel. I-on nyo yung notification bell para updated kayo lagi. And then mag-like ka sa video na to at mag-comment ka dyan sa baba. Kasi commonly sa mga nagko-comment sa mga videos ko, doon ako nakuha ng winners talaga. So napakasimple ng ating mechanics. So let's get to the topic na agad guys. So disclaimer po muna no, so hindi tayo agent or promoter ng mga loan application na to. So sa katunayan nga guys, i-share ko sa inyo at baka sakaling makatulong sa inyo. Pero syempre, hindi ko hawak yung decision nyo, kayo pa rin yung magde-decide kung maglo-loan pa rin kayo dito or hindi. Manood muna kayo ng mga reviews para hindi kayo magsisi sa huli no. Kasi minsan yung mga loan application yon, maraming mga bad side, maraming complaint, pero still yung mga loan application na to is may good side din naman na kung saan nga maaasahan siya sa mga emergency, sa mga biglaang emergency natin. So ngayon guys, ito yung mga instant loan application, which is ang una ko nang sasabihin guys dito is si OLP or si Online Loan Pilipinas. So yan, marami na rin nagko-complain dito na medyo mataas yung kanyang interest. Pero still, maaari mo itong maasahan kapag sa mga biglaang emergency moment. So ito guys, si OLP nagpapaloan ng 1,000 to 7,000 pesos kapag ikaw ay first time. And then kapag po ikaw ay repeat borrowers na, pwede ka nang makapag-loan dito ng up to 20,000 pesos. Pero dito guys, kay OLP, sa unang loan mo guys is 10 days pa lang siya. So pwede mo siyang bayaran agad after 10 days. And then after nun, kapag ikaw ay nakapag-repeat, repeat na ng loan dito, pwede na siya ng 7 days, 14 days, 21 days, up to 30 days. So yan guys, may video ako about kay OLP dyan sa aking mga upload. Check nyo yun guys, pwedeng i-attach ko din siya sa description box para mag-direct kayo sa video na yun. Para magkaroon pa kayo ng ibang detalye about dito kay OLP. Ayan guys, next na natin si Digido. Dito guys kay Digido, pwede ka dito makapag-loan kapag ikaw ay first time ng 1,000 pesos. Minimum ito guys, to 10,000 pesos. And then kapag repeat borrower ka naman guys, up to 25,000 pesos. Pwede ka nang makapag-loan ng ganun kalaki. So kung ako ang tatanungin guys, yung unang loan ko dito is 2,000 pesos yung aking na-approve na amount. And then 1,800 yung pinakang na-receive ko. Kasi may bawas na yun guys na service fee or interest. And then dito guys, kay Digido din, medyo mataas din yung interest niya kapag ikaw ay natatagalan sa pagbabayad. Kumbaga naman, araw-araw guys, is nataas yung interest niya. Kaya kung maglo-loan kayo dito kay Digido, mas maganda na bayaran mo na siya agad kapag ikaw ay nagkapera. Kasi hindi fix yung kanyang loan amount dito. Kumbaga naman guys, kapag nag-loan ka, hindi yung naka-flash sa screen yung pinakang interest nun. Madadagdagan pa yun in the next day. Ayan, may separate video din ako about kay Digido. Check nyo yun guys sa aking uploads para magkaroon pa kayo ng malawak na ideas dito kay Digido. Dito nga pala guys kay Digido, kapag gusto mong mag-loan is may link ako dyan sa baba, pwede mong i-click yan para mag-direct ka dun. And then kapag sa ID naman, ang pwede dito is passport, driver's license, UMID, SSS,
18. So, yun lang, guys. And then, ito, guys, is bank and Cebuana Luholier lang. So, cash pickup or bank. And then, next na natin, guys, is si Manicat. Si Manicat po is maasahan ko talaga yan. Kaso nga lang dito kay Manicat is yung interest lang talaga yung pinakang complain. Pero kung need mo naman talaga ng emergency na pera, maasahan din naman to si Manicat. So, dito, guys, kay Manicat, 7 days lang to. Pero kapag ikaw po ay nakapag-reload na dito, katulad din ni OLP ni Gido, na pwede na siya up to 28 days. Ang pwede mong mahiram dito, guys, kay Manicat is 500 pesos to 20,000 pesos. Nung unang ang loan ko dito kay Manicat is 500 pesos lang yung natanggap ko. And then, nung binayaran ko na siya agad, ayun, tumaas na up to 2,000 pesos yung pwede kong maloan dito kay Manicat. So, depende pa rin yan, guys. Hindi tayo pare-parehas ng loan amount na pwedeng maaprubahan kasi yung sa akin pwedeng maliit at pwedeng lumaki yung sa inyo. So, ganun yan. Iba-iba. Kung gusto mong mag-loan dito kay Manicat, at ang pwede lang po na ID dito ay SSS, UMID, TIN, driver license, and passport. So, lima lang, guys, yung available dito. And, ito, guys, kay Manicat Bank la ang kanyang tinatanggap. Hindi pwede dito, guys, yung GCash, no? And then, next ko na, guys, is si Finbro. Si Finbro po ay walang application na makikita mo sa Google Play Store. Wala. Kundi may website siya. So, nandyan yung link sa baba, guys. Pwede nyo i-click yan para mag-direct kayo dun sa kanilang website. Dito naman kay Finbro, ang pwede mong mautang dito up to 1,000 to 50,000 pesos. Ang kagandahan dito, guys, kay Finbro is 30 days agad siya. Woo! Hindi siya nagte-10 days, hindi siya nagte-7 days, 30 days agad to. And then, kay Finbro, apat lang po yung available na ID dito, SSS, driver license, UMID, and passport. Yun lang yung apat na tinatanggap na ID dito, guys. So, pili ka doon ang isa, and then makakapag-proceed ka na dito kay Finbro. Nung sa akin, guys, nung umutang ako dito kay Finbro, which is 2,000 pesos yung aking na-approved na loan amount, and then kapag babayaran ko na siya after 30 days, naging 3,057 na siya. Bali, ang pumapatak na 1,057 yung naging tubo niya within 1 month. So, yun, ganun yung interest niya, guys. Next na tayo, guys, is kay Cash Express. Si Cash Express po ay wala ding application. Pero may website sila, guys. Nandiyan yung link sa baba. Dito, guys, kay Cash Express, pwede ka po dito makapag-loan ng 1,000 pesos to 20,000 pesos. So, kapag first time ka po, is pwedeng 1,000 to 10,000 pesos lang. So, wag kang mag-expect agad kapag first time ka na mag-loan na malaki agad yung mautang mo. Commonly dyan is 2,000, 4,000, yung mga ganun. So, dito, guys, kay Cash Express, may pamimilian ka na 7 days or 14 days. And nandito, guys, kay Cash Express, magugulat ka din kasi interest lang din yung binabayaran mo. And then, na-extend ang na-extend hanggat nagbabayad ka ng iyong interest. Pero may option ka rin naman na bayaran mo ng buo talaga yung principal loan amount mo. So, dito, guys, may pamimilian ka na kung yung interest lang yung babayaran mo within 7 days to 14 days or yung buong principal amount. Ganun dito yung kalakaran kay Cash Express. So, yan, guys, yung ating mga instant loan application na pwede mong ma-receive agad yung pera mo once na nag-apply ka sa kanila. So, dito, guys, manood muna kayo ng mga reviews. May mga ibang vlogger din naman dyan, guys, na nag-re-reviews ng mga loan application na yon. So, manood rin kayo nun para magkaroon kayo ng malawakang ideas din, no? Bago kayo mag-apply sa mga loan application na to. Mas maganda pa rin talaga, guys, yung may alam kayo bago nyo applyan yung isang loan application. So, yan lang, guys, yung ating mga instant loan application ngayong 2023. Kung kayo may mga katanungan pa or gustong i-share about sa mga loan application na to, i-comment nyo dyan sa baba para magkaroon ng idea pa yung mga bago pa lang maglo-loan sa mga loan application na to. And then kapag may mga suggestion kayo or mga gustong ipa-review sa akin ng mga loan application, comment nyo na rin dyan. And then kapag po ikaw ay hindi pa nakasubscribe, consider mo, guys, na i-subscribe yung aking YouTube channel para updated ka sa mga loan application sa mga utangan serye natin. And then lalo na, guys, sa mga pa GCash giveaway. Click mo na yung notification bell para updated ka lagi. So, bye-bye na muna for now, guys.